Sasaktan din daw ang mga mambabata sa pananabon at paninermon sa prosekusyon sa nagaganap na impeachment trial. Sana raw pairali ng tinatawag na interparliamentary courtesy. Welta naman ang ilang senador, hindi naman pwedeng palampasin na lang ang anilay kakulangan sa paghahanda ng prosekusyon sa paglilitis. Nakatutok si Jamsi Santay. You are acting pursuant exactly to the language of the law. Unlike a lawmaker who, although a lawmaker, was already a lawbreaker. And now you're offering a stranger in paradise to prove an allegation that does not exist in Article 3. That's why I consider this a trust. It's not the fault of this court. It was the fault of your way of presenting your case and in making your allegations in your articles of impeachment. Dahil sa sunod-sunod na birada ng senator, judges at pagpuna sa pagkakagawa ng articles of impeachment, hindi raw maiwasan ang prosekusyon na sumama ang loob sa mga kapwa nila mambabatas. Sana raw ay obserbahan ang interparliamentary courtesy o yung paggalang sa kapwa mambabatas. Kumisan masakit din naman para sa isang congressman na nakikita mo on national TV na sinisigaw-sigawan, na practically being branded na kaagad na ano na siya ang nagnakaw, parang palaging paboritong pagalitan eh na national TV. Depensa naman ng mga senador. What parliamentary courtesy are they talking about? Define. Well, if they feel offended, then they say so. Oh, and I will tell them, do you respect the jurisdiction of this court? We're not acting as a Senate. At the moment, we're acting as an impeachment court. And they are prosecutors. Here, we are trying a person to deprive him of his honor and dignity for a lifetime, demonize him, and totally destroy his life. Are they taking this very lightly and cavalierly? Pagka ba mali o wala sa rules, parliamentary courtesy yun na tanggapin mo kahit mali. Pagka hindi totoo yung sinabi sa'yo o sinasabi, dahil sa parliamentary courtesy, kailangan tanggapin mo ngayon. Eh kasi nga, parang kulang sa preparation. Rightly or wrongly, yun talaga yung perception ano, na lumalabas na naghain sila rito ng complaint, ng demanda. Eh, parang hindi malinaw yung mga ebidensya ang pinipresenta nila. Nanindigan din si Enrile sa desisyon niyang huwag payagang tumestigong opisyal ng Philippine Airlines tungkol sa umano'y special benefits na nakukuha ni Chief Justice Renato Corona dahil wala raw ito sa Article 3. Walang senador na kumontra rito. How can you answer something that did not exist in the pleading? Elementary yun eh. Dapat bumalik sila sa eskwela. There seems to be a pattern here that the prosecution is trying to introduce evidence on other matters, on other allegations not included in the articles of impeachment. You cannot prove what you do not allege. So they haven't alleged it, so I don't know why they're insisting on proving it. Pero hindi naman daw uurong ang prosecution. Ang House Speaker, buo rin daw ang tiwala sa mga kasamahan. I want them to know that I and other members of the House are ready to give them all the support we can. Pag kami natalo rito, i-impeach namin uli yan. Kasi may mga ebidensya na kami. Nakikinig kami sa pagalit sa amin, ha. Tinuturoan kami kung ano ang dapat namin gawin. At natatandaan namin yan. Matatandaan namin yan. Matalo kami rito, December. Alam na namin gagawin talaga. They don't want to amend it. Then they wait for another year. They file another complaint. And maybe they will have a better complaint and a better trial, no, in terms of their presentation of evidence. Ipinagkibit-balikat naman ng mga senador ang full page ad na lababas sa dyaryo kanina tungkol sa umano'y hindi diniklarang pag-aari ni Corona. Sponsored ito ng ilang grupong kaalyado ng pangulo. Ayon sa mga senador, nakatutok lang sila sa ebidensya na pinepresenta sa loob ng impeachment court. Jamsi Santay, nakatutok 24 oras.